Exodus, Leviticus, Numbers, and familiar ba kayo sa mga books na ito? The Genesis, known as the Book of Beginning. Ang team niya, ang team ng Genesis ay creation. Ang team ng Book of Genesis ay creation itself. But the emphasis of God's creation, the record creation in the Book of Genesis is that God created intentionally, not accidentally. Intentional yung creation ni God. Compared to the mayroon kasing sa background kasi nito, ano, mahirap i-deal sa inyo lahat, baka hindi natin matapos ng dalawang Sabado itong lahat eh. Let me tell you. Why there are, in the Book of Genesis, may dalawang records of creation. Napansin nyo ba? Chapter 1 and chapter 2. Dalawa yung record ng creation dyan eh. Chapter 1. Creation. Chapter 2, creation din. Genesis to, ha? Pangalan pa lang, malalaman nyo na, ano? Gene. Kaya nga, yan yung Book of Genealogy. Book of Beginning. Kasi nga, Genesis. Gene means beginning. Kaya dyan nagmumula yung mga salitang pinagmulan. Gene, and then, what? Genealogy. Kaya ang ultimate ano niyan ay yung Genesis is the Book of Beginning. The origins. The origins of things. So, why? Seemingly, yung authorship ang problema dito. The Book of Genesis. Dito, ang gamit ay, in the beginning, God created. Ang God doon ay Elohim. Dito, ano napansin nyo sa Genesis chapter 2? Ano natawag ng author? Wala kayong Genesis dyan? Tignan nyo Genesis chapter 1. Mapapansin nyo, God. God Elohim. Ibig sabihin, Elohim, God ang translation yan. But the word Elohim, the name of God in Elohim is the plural form. Kasi sa Hebrew, ang plural, im. Sa English, ES, tsaka S, ano? Sa ating mga Pilipino, lalagyan mo lang yun ng mga. Wala doon sa word. Nagdadagdag tayo ng word, mga. So Elohim is a plural form, the name of God. Dito ay what? Dito ay God, Elohim. Dito ay what? Yaba, Elohim. Ang translation sa English ay Lord, God. Napansin nyo? May dalawang records of creation. Ano tawag dyan sa Genesis? Napapansin nyo ba yung name of God? Sa chapter 1, God ang tawag sa kanya, Diyos, sa Tagalog na Biblia. At nilikha ng Diyos ang langit at... In fact, sa Tagalog, mali yung langit. Shamaim. Shamaim. Ibig sabihin, plural. God created the heavens, siya, Shama, Shamaim, plural, ano, heavens. Kaya lang nung tinagalog, hindi mga langit eh, no? Ang pagkatagalog, ang langit at lupa. Pero sa English, nakwats nila na the heavens and the earth. Why heavens? Why plural? How many heavens do we have? Apat. Sa channel 23, pito. The seventh heaven. Pero yung seventh heaven, ang ano yun, allegorical yun, metaphor. Ang seventh heaven means perfect heaven. Kasi seven is the number of perfection.
hindi siya literal. So yung Shamaim, heavens talaga yan, kasi ang understanding ng marami noon, yung first, yung sky, considered yan a heaven. And secondly, second level, yung mga place ng stars, ng mga planets. Heavens yun. And the third heaven is the unseen abode of God. Heaven yun. The final heaven, the perfect heaven, where God is seated. Pero figurative, ano? Mga metaphor, ano? Puro metaphor, ano? Kasi saan uupo si God kung ano siya? Gaano kalaking upuan yun? Diba? Kung ang lupa daw, tungtungan ang paang kanyang paa. Metaphor pa rin yun, ano? Yung loftiness ang pinapakita ni God doon. So, napaka-lofty niya. So, ibig sabihin, seemingly, ang isang problema dito sa Genesis, dito, ang issue dito, yung authorship. Traditionally, it was attributed to Moses. Pero may problema, pag traditionally, tinik natin na yung Pentateuch o yung Torah ay galing kay Moses. Dahil sa Deuteronomy 34, nakalagay doon yung kanyang death na siya'y binalsa mo, inilibing, walang taong nakapagsulat yan. Diba? Most likely, hindi na siya ang sumulat noon. Pero kung tatanggapin natin na hindi siya sumulat noon, magkakaroon tayo ng kaisipan na hindi talaga siya ang sumulat ng lahat ng Pentateuch. So, mas ano dyan, mas accepted yung tradition, hindi lang traditionally. Well, maraming, lalo na yung Book of Exodus, most likely, Mosaic yan. That is accepted. No question about it. That majority of the Book of Exodus comes from Moses. But, the Book of Genesis, Numbers, Leviticus, and part of Deuteronomy, question yan kung kay Moses. And therefore, the solution of the biblical scholars, authorship are also considered the JAPD. O, lagay natin sa mataas, nahihirapan ako sa baba. So, bakit nagkaiba? Hindi pa natin ito na-resolve pala, no? Bakit dalawa yung creation record? Well, controversial man, at recorded naman ito, controversial man, the best solution then, chapter 1 and chapter 2 come from different authors. Nung ang Israel ay na-exile sa Babylon, alam ninyo na nahati sila sa dalawa. 'Di ba? The Southern and the Northern Kingdom. O yung 12 tribe, nagkampi yung 10 tapos yung dalawa. In fact, parang isa lang yung isa eh. Judah. 'Di ba? And the 10. Kasi yung isa kasing tribe, wala silang specific na lugar. Alam niyo yun sa Bible, ano, sa bigayan ng lupa, hindi binigyan ng isang tribe. Levites. Hindi sila nakaparticular sa isang lugar. The Levites should be scattered throughout the land of Israel because the priests, the people, the sacerdote should be coming from them. So dapat scattered sila. So paano sila mabubuhay? 10% ng mga tribes bibigay sa kanila. Yun ang kanilang buhay. So nung naghati, nung natapon sila sa Babylon, nung na-exile sila sa Babylon, nahati sila sa dalawa. At makikita natin dyan mamaya sa history. When they were divided into two, at nasa Babylonian setting sila, nagkaroon sila ng kaisipan. The wise men of Israel, ang tawag doon exilic, nasa exile sila, o nung pagbalik nila, nagsulat sila, kailangang masabihan, sabi ng elders of Israel, we need to write our own doctrine of creation so that the next generation of Israel, maliwanag sila na hindi sila mai-influensahan ng quote-unquote, the Enuma Elis document of the Babylonian. Na ang creation sa Babylonian, iba. Ang sa creation doctrine ng Babylonian sa Enuma Elis, yung mundo nga, may posting isa yan eh. May tuko, napakatindi ng tuko din, saan kaya nakatapak. May posting sa kanila ang earth. At tingin talaga ng Enuma Elis document, yung mundo, yung earth, produkto ng awayan ng gods.
nag-away-away yung mga gods hanggang sa natira yung pinakamatapang na pinapalabas ng Dragon Balls, no? Yeah. Kung sino yung pinakamabangis at pinakamaano. Habang natatalo mo yung isang god, yung kapangyarihan nun, tumatransfer sa'yo. So seemingly, coming from the two tribes, to the two divided kingdom, the two kingdoms, they decided to record their own doctrine and their own understanding of their origin, and they decided to write separately. Nung nag-final ano na, kinuha yung both records coming from the south and the northern kingdom. Yung Judah, ang tawag talaga nila sa kanila, Yaba Elohim, Yaba, this is converted into Lord. Mapapansin niyo yan, ito yung gamit ni David. Because Yaba, the emphasis is relational. Personal. A personal relation. Yaba, Lord. Ang focus naman ng Elohim, yung pagiging God siya ng the whole universe. Kaya ang emphasis ng both texts, our Lord is our personal Lord. However, our Lord is also the Elohim. He is the universal God, the God of all. Okay? He is the God of all. He belongs to Israel as Yahweh, the Lord of Israel. However, the Lord of Israel is also the God of the whole universe. That is their claim. So yung authorship ngayon niya, kinukonsider na galing sa itong dalawang records of creation sa Genesis, seemingly, they are from the two divided kingdoms. And the authorship, ang mas accepted ngayon ay yung JEPD. The Yahwistic, yung J kasi, ang basa dyan sa Greek at saka sa Hebrew, Y. At kahit sa ano, sa German. Nung pag-enroll ko ng German language, kala ko kaya kong basahin yung language, yung alphabet. Can you read the alphabet? Sabi sa akin. Yes. A, B, C, D. Sabi niya, you're wrong. The right reading is A, B, C, D, E, G, H. E, G, H. Ha. Yung J is E. Yung J is Yot. Yot. Yota. Sa Greek is Yota yan. Kaya ang tawag dyan, Yahwistic. Dahil Yahwistic Yahweh. Ang tawag natin lagi ano yung Yahweh ano? Yahwistic the Yahwistic o minsan may H, minsan wala. The Yahwistic Yahwistic document. Yahwistic document. Ito ang ano. Iyan ang pinaka Yahweh nila, Yahweh. Ang pag-pronounce hindi naman talaga Yahweh. Hindi tayo ang tawag natin Yahweh, 'di ba? Ang pronunciation talaga nila, madiin, Yahweh. Kasi ano yan eh, Yaba. Sa atin meron tayo, Yanba. Iba naman, term natin na Yanba. Yanba, Yanba. Ito ay Yaba. Yaba. Yaba Elohim. So seemingly, at least the two scholars, the known two scholars is Julius Bellhausen and Martin Knott. Ito ang popular na scholar ng Torah, no, na pag-aaral ng Old Testament, na biblical studies. Ang tingin nila, meron talagang text na iba-iba ang pinagmulan. At nung ginathered, at saka lang sila naging Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pero seemingly, may mga origins na pinagmulan. At iyan nga ang consider ay yung Yahwistic documents. Yung nagpo-promote lagi nung yung personal relationship. And then this one is Elohistic. Documents. And then this one is priestly. Controversial to sa mga conservatives. Gusto kasi nila si Moses lang talaga lahat gumawa niyan. Walang problema doon. Pero yung text mismo ang nagsasabi na the text is not originally from Moses. Lalong-lalo na, Deuteronomy 34. How could it be possible for someone to write his own death? Na siya'y binalsa mo, tapos inilibing. Ano yon? Prophetical na ano? O nung namatay siya, bumalik muna siya. Isulat ko muna yan. Teka, hindi pa na-record yan.